Hello guys, so good evening. Once again, magbabasa na naman ako ng story from Spookify. So huwag na natin patagalin, basahin na natin yung kwento. And hopefully, mangilabo tayo dito. Ang title ng story ay The Figurine. Figurines. Anong bahay nga ba ang walang mga figurines? Iba't ibang disenyo. Iba't ibang kulay. Iba't ibang klase. Pero nakakasigurado akong hindi lahat ng display sa lugar mo ay alam mo kung saan talaga nanggaling. Marahil ang iba ay binili. Maaaring mula sa isang regalo. O kaya naman ang iba ay napulot o binigay. Ako po si Bianca, isang ordinaryong estudyante na hinahabol ng kamalasan at patuloy na hinahabol ni kamatayan. August 8, 2013. Nalaman kong niloloko lang ako ng kasintahan ko. Apat na taon niya akong niloloko. Nakabuntis siya ng iba at ako'y parang basurang tinatapon niya na lang nung araw na yun. Baliwala lang lahat sa kanya. Baliwala lahat ng binigay ko at sinakripisyo ko para sa pag-asang magandang buhay namin magkasama. August 9, 2013. Ang pagkamatay ng isang taong akala ko'y malalapitan ko nung araw na yun. Ang pinakamatali kong kaibigan, si Erica. Natagpuan ang lasog-lasog na bangkay niya sa unang palapag ng isang building kung saan naroon ang kondo na tinitirahan niya. Hindi naging malinaw ang detalye ng mga pulis. Hindi ko din lubos akalain na napakalaking problema ang kinakaharap niya noon. Wala siyang nabanggit, pero sa huli, ganun pa din. Naiwan akong mag-isa at umiiyak. Naubos na ang mga luha ko sa burol at libing niya. Pero ang akala kong tapos na, ay nagsisimula pa lang pala. September 14, 2013. Gumising ako na maaga. Naghanda ng agahan at tinawag sila. Hindi bumaba ang tatay ko. Ni hindi siya sumasagot sa pagtawag ko na nakahanda na ang pagkain. Inakyat ko siya para lang makitang nakabitin at bumubula ang bibig niya. Nagpakamatay ang papa ko. Nagbigti siya sa di malamang dahilan. Sinisisi ko ang lahat sa itaas. Kung bakit niya pa kailangang gawin to. Ako pa ang unang nakakita. Isang alaalang dadalhin ko hanggang kamatayan ko. Sa burol ng tatay ko, nakita kong isang pamilyar na figurine. Nakita ko to sa burol ni Erica. Tila nakatingin, tila nakamasid, at tila alam ang nangyari. Nangyayari at mangyayari pa lamang. Itinapon ko yun. Sa libing ng tatay, bago pa isara ang kabaon ay sinilip ko yun. Ang figurine, hawak-hawak ni tatay at wala na ang pinutol na rosaryo. Pinakuha ko ito at muling ipinatapon. September 22, 2013. Nakita ko na nagkalat ang putol na rosaryo sa ilalim ng kama. Kung paano napunta yon doon, hindi ko alam. Ang alam ko lang ay nakita ko na naman ang isang pamilyar na figurine. Nakapatong ito sa taas ng TV. Tinambot ko yon. Isa itong ordinaryong figurine kung titingnan. Pareho din ang materyales at yari ng iba pang figurine sa bahay. Pero bakit ba nakasunod ito kung saan may mamamatay? Enero 27, 2014. Umaga ay naglinis ako ng kwarto ng kapatid ko. Naroon ang figurine. Nakakapagtaka dahil paano mapupunta yun doon? Pagdating sa hanggang hapon, sinugod ang kapatid ko sa ospital. Uminom ito ng tatlong bote ng sleeping pills na kaagad ding kinamatay niya. Kitang-kita ko kung paano siya naghihirap. Maghingalo. May 12, 2014. Sumunod ang isa kong kapatid. Pero bago ba yon? Nagwala pa siya at nag-amok. May hawak siyang baril. At kitang-kita ko pa kung paano niya inilagay sa bibig niya ang baril at kinalabit ang gatilyo nito. Bumagsak siya sa malamig na semento kung saan nagkakalat ang figurine. Ubos.
Naubos ang mga kapatid ko na sumunod sa pagkamatay ng tatay ko. June 29, 2014. Dalawa na lang kami ni nanay. Nangako kami sa isa't isa na hindi namin gagawin ang kasalanang nagawa nila tatay. Dahil naging usap-usapan na kami sa lugar. Napagpasyahan namin na umuwi na lang sa probinsya kung saan tahimik ang buhay. Nasa bus kami noon, nanghingi ako ng makakain kay nanay. Kinuha at binuksan niya ang isa sa mga bags namin nang maramdaman kong may malamig na kamay na humahaplo sa aking batok at may batang umiiyak at tumatawa akong naririnig. Hanggang tumambad na naman ang figurine, hindi dinala iyon dahil damit at mga papeles lang ang dinala namin. At sigurado ako doon. Ang tiyahin ko ang pag-iiwanan ng mga gamit na hindi madadala sa probinsya. Pero heto na naman at sinundan kami ng figurine. Gusto kong umiyak na lang noon. Gusto ko sana ako na lang ang kunin. Niyakap ko si nanay kasabay ng malakas na ingay at napagsabog ang lumamon sa mundo ko. Dumulim na lang naman noon at nawalan ako ng malay. July 14, 2014. Nagising ako. Alam ko na mag-isa na lang ako. Napakatagal siguro akong nakahiga sa igahan ng ospital. Nilingin ko ang paligid ko. Puro puti. May lamesa kung saan naroon ang mga gamot, aparato, balat ng pagkain, at ang figurine. Naiiyak akong dinampot yun. Marahil ito na ang parusa ko. Katulad ng typical na figurine, may butas din ito sa ilalim. Napansin kong may papel na nakarolyo ito sa loob. Marahan ko itong hinugot. Isa itong litrato. Litrato namin ng best friend kong si Erica. May mga kung anong nakasulat na hindi ko maintindihan. Pero alam ko na, sa simula pa lang na pag-aari ito ni Erica, namimiss ko na siya. Lahat ng alaala naming magkasama ay hindi na maibabalik pa. Hindi ko na siya maibabalik pati ang batang dinadala niya. Nakakapanghinayang na inuna ko ang galit ko dahil sa lihim na relasyon nila ng long-time boyfriend ko. Kung nakinig lang sana ako sa mga paliwanag niya, kung inintindi ko lang sana ang sitwasyon niya, kung nasa ay mas naging mahinahon sana ako, kung sana ay hindi ako naging padalos-dalos, pero wala na, tapos na, huli na ang lahat para doon, kung hindi ko lang sana siya tinulang. Okay, so okay ba? So may parang konting voice acting akong ginawa doon. Anyway, so ayun pala, so kaya siguro siya parang tipong nagsusunod-sunod yung kamalasan nila sa buhay. Well, hindi natin masabi, pero nagpapakita kasi yung figurine na it turns out na pag-aari pala nung kaibigan niyang si Erica na nalaman natin sa bandang huli na siya pala yung pumatay, parang tinulak niya pala mula dun sa condo unit ng kaibigan niya na si Erica. So, ayun, yung para sigurong naghihiganti sa kanya na parang tipong, yun nga, gusto siyang pahirapan, pero parang napakakapal, hindi ah, sorry ah, pero parang napakakapal naman ang mukha ng Erica na yun. Oo, yan, naintindihan ko na parang tipong, sana hindi niya nalang pinatay, baka may kwento, na baka naman tipong, alam mo yung mga parang tipong mga love story, typical na love story sa mga pelikula na sila talaga yung unang magkakilala, tapos parang nagpaubaya lang itong si Erica, and then, eventually, parang na-realize ng boyfriend niya na si Erica pala talaga yung mahal niya, and then, one thing led to another, and then nagkaroon nga sila ng relasyon, and then nabuntis si Erica, and then ayun, although hindi naman lang sana niya pinatay, pero still parang ang kapal naman ng mukha nito Erica kasi siya na yung nakaagrabyado, so siya na yung parang pinagtaksilan, tapos siya pa yung may ganang maghiganti. Although yun nga, in a way parang sana hindi naman niya pinatay, sana sinabunutan na lang niya o sinampal-sampal niya, and then move on, ganun. Pero yun, pero parang grabe naman, di ba? Parang talagang uubusan sila. O siguro hanggang doon na lang, parang papatayin lang sila isa-isa. And then hanggang siya na lang matitira para malaman niya kung paano mag-isa. Although, bakit nga ba? Parang kapal
Parang ewan ko ha, siguro talagang masama lang talaga ugali ko sa part na yun, pero hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit may ganun na sila pa yung gaganang magiganti at magalit. Sila na ngayon nakaagrabyado. Anyway, so I hope you enjoyed the story. So, take care always. God bless. Bye-bye!